Hey everyone, again, I'm Neem Fastoves Salin Pangilinan from Jubail, Saudi Arabia. Pwede niyo po akong i-add sa aking Facebook account, Neem Fastoves Salin Pangilinan, and pwede niyo po akong i-text or tawagan sa 0504528467. So ngayon po ang ituturo ko sa inyo paano po mag-test ng ating Pi Wallet. Yung ating passphrase, yung isnade po natin sa isang GC. So, i-copy niyo po. And then, open niyo po inyong Pi Network. Then, click nyo po yung three lines sa upper left side. Then, makikita nyo po doon, Home, Pi Browser, Utilities. Click nyo po yung Pi Browser. Lalabas po dyan, Sign into Pi Browser. Susunod po dyan, Welcome to Pi Browser. So, i-click nyo lang po yung wallet.py. And then, makikita nyo po doon, Paste your passphrase to unlock your wallet. So, sa space po na yan, yung may example na Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot. Ibig sabihin po, kailangan nyo muna siyang i-paste. Then, lalabas na po doon yung inyong passphrase. So, i-click nyo po yung unlock with passphrase. Then, lalabas po doon enable fingerprint. So, click nyo lang po yung cancel. And then, lalabas na po doon yung balance. So, sa balance po, merong receive, merong history, may send at settings. Sa receive, andun po yung inyong wallet address. Nakalagay doon, your wallet address, public key. So, i-copy nyo po. Tapos, i-save nyo po ulit sa GC. Dun sa GC na pinagsenda nyo na inyong passphrase para magkasama yung passphrase at wallet address nyo. Sa history naman po, nandun yung inyong payment history. Makikita nyo po sa payment history, may dalawang arrow. Green at saka red. So, pag kinlik nyo po yung arrow sa taas, yung arrow po, malalabas po doon transaction detail. May nakalagay po doon from, and then to, amount, at saka po yung date. So, doon naman po sa send, ang makikita nyo sa send ay balance nyo. For example, usually 100 yan eh. Tapos nakalagay po doon na recipient address. Yung recipient address po, kukunin nyo po. For example, kung bibili nyo yung washing machine, 18.30 pa. So, kukunin nyo po yung kanyang wallet address. Saan po ulit makikita ang wallet address? Doon po sa receive. Di ba? May receive, may history, may send, tsaka settings. Doon po sa receive makikita ang inyong sariling wallet address. So, kunin nyo po yung wallet address nung inyong bibilhan ng washing machine. Ilagay nyo po dito sa recipient address. Ang gawin nyo po, i-long press nyo. Then, makikita nyo po doon, i-paste. So, i-paste nyo na po doon. Then, yung amount is 18.30. Then, meron pong fee na minimum na 0.01 pi. Then, i-send nyo na po. May lalabas po doon na, please review below yung recipient address, yung amount, at saka po yung fee. Then, i-send nyo po. Tapos lalabas na po doon, transfer succeeded. Please refer to the history page for the full history of transaction. So, i-close nyo na po siya. Then, balikan nyo po yung history. So, makikita nyo po doon yung last na transaction nyo. Lalabas na po doon yung transaction details. Yung pong from, for example, sa akin galing, lalabas po doon yung aking wallet address. To, doon po sa binilhan nyo ng washing machine na 18.30. Then, yung amount. And then po yung date. Sa settings, pag kinlik nyo po yung settings, lalabas po doon yung authenticate to unlock your wallet. So, nakalagay po doon, touch the fingerprint sensor. So, i-cancel nyo lang. Tapos, may lalabas po doon na wallet settings, fingerprint, show my passphrase, use fingerprint, and hide. Nakalagay po dito, do not share your passphrase with anyone. Do not lose it, as the Pi servers do not have a copy of it, and cannot help you to recover it. So, i-back nyo lang siya. So, ganun lang po kadali. Kailangan lang po, i-copy-paste nyo muna yung inyong passphrase. And then, kailangan alam nyo po yung wallet address ng inyong bibilhan. At saka po yung amount. Kailangan po tama. Magkaiba po yung 1,830 sa 18.30. Kailangan po 18 point, lagyan nyo po ng point, tapos 30. Sa mga wala pa pong Pi Network, mag-download po kayo ng Pi Network and gamitin nyo po yung aking invitation code. So, yung NIMFA, pangalinan, small letters po lahat, wala pong space. Kapag hinihingi na po yung who invited you, pwede nyo pong ilagay yon. Or ilalagay nyo po kung sino po yung nag-invite sa inyo. Saan po makikita yung invitation code ng nag-invite sa inyo? Punta po sila sa profile, and then makikita na po nila doon yung invitation code to share. Or pwede na po nilang i-click yung sa may Pi Network nyo po, yung may invite. Tapos po, i-click nyo na po yung name nung ini-invite nyo. Makikita na po doon yung inyong invitation code to share. So, ganun lang po kadali kung paano po mag-test ng inyong Pi Wallet. God bless always and more power.